Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon na ito meron naman akong bagong video presentation sa inyo. At sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin po sana kalimutan na i-click po yung like button para malaman po ni YouTube na nagustuhan nyo ang video na ito natin sa YouTube. And then, share po yung share button po para ma-share nyo po sa inyong mga kamag-anak, inyong mga pinsan, kaibigan, at sa lahat ng mga taong gusto nyo makapanood ng ating video. Kaya ang video tampok po natin na ito, ngayong hapon na ito, ito ay patungkol doon sa isang MCGI member. Isang MCGI member na nakipagtalakayan sa atin. Siya ay nasa alias na Worthless Saiyan Man. No, Worthless Saiyan Man. Na sa kaduluduluhan na makikipagtalakayan, nagbago yung tono niya na tila babalik na sa simbahang Katoliko. Hindi ko sigurado kung seryoso ba siya doon o ano. Basta ang sa akin lang yung ano nangyari, yun ang ilalabas ko sa hapon na ito. Kaya panoorin po natin. Huwag na po natin patagalin. Simula na po natin. Okay, itong si Worthless Saiyan Man, ito ay idinagdag ni Eugene Gapo sa isang GC namin kung saan atat daw masyado na makipagtalakayan. Dahil siya ay MCGI member, kaya very atat siya makipagtalakayan. Kaya dinagdag ako ni Eugene Gapo sa naturang GC. And then, sabi niya, magtalakayan daw kami. Sabi ko naman, anong topic? Hindi siya nag-response. So, hindi yun ako nag-response kasi akala ko wala lang yun. And then, nagbago yung kanyang, ano, sabi niya, ang topic daw is True Church. Okay, sige. At ipag-aralan ko, nasaan na ang True Church ngayon? Mga ilang minuto, tumawag siya. Tapos, sinabi niya sa akin, available ba daw ako sa alas 4 ng hapon? Ang sabi ko, hindi ako available sa alas 4 ng hapon dahil meron akong estudyanteng susunduin sa school. Pero nakapagtataka din lang response sa akin ni alias Worthless Saiyan Man, nagpapatutsada raw ako. Ha? Paano ako nagpapatutsada? Yung patutsada, ano lang yun? Yun ay mga words na pang-trigger sa ego, pang-trigger sa pride mo. Sinabi ko, hindi ako available kasi may susunduin ako estudyante. Nasaan doon ang patutsada? Yun. So, yun ang ano niya, napatutsada raw ako. Pero mga ilang, isang araw siguro, muling tumawag siya pero may kasama ng iba. At yun ang ating panoorin sa oras na ito, kung ano nangyari sa call na yun. Narito. Hello? Bro, dyan daw, malapit yun. Bro, dyan daw, malapit yun. Nakatalito. Pinag-aralan niya yung, ano, yung aral. Ha? Malapit niya Magkatoliko. Pinag-aralan niya daw yung aral ng Katoliko. Sino malapit na Magkatoliko? Si? Yung MCGI. Si Worthless? Turuan mo ako ng doktrina ng simbahan. Maraming doktrina ng simbahan eh. Gaya ng ano bro? True Church? Yung kasi ang gagamit kasi batayan ng mga protestante. Yung 1.25 ng Roma. Yung Tronom. Yung gamoy. Sa mga revolution. Pati maliwasan yung kasi. Kung kumento dyan eh. Okay. Sa 1929, diba? So, Roma 1.25? Oo. Okay. Ang Roma, sa Biblia bro, sa Biblia, na nauunawaan naman namin ang katuruan sa Biblia, mayroong dalawang uri ng rebolto. May rebultong ipinagbabawal,
at meron ding rebultong ipinapahintulot. Maliwanag naman yung ano eh, yung tinutukoy sa Bible na ipinagbabawal. Yun yung mga rebultong kinikilala na Diyos ng mga sumasamba rito. Himbawa, si Baal. Kinikilala nila na si Baal ay Diyos. Kaya Diyos-Diyosan yun. Kaya nga, Diyos-Diyosan kasi kinikilalang Diyos, hindi naman Diyos. Tapos yung rebulto ng Kerubin, hindi yun Diyos-Diyosan kasi wala namang nagturo na kilalaning Diyos yung Kerubin. Yun namang ahas sa tanso. O yung ahas sa tanso, no? Yung ahas sa tanso, pinagawa siya para hindi kilalaning Diyos-Diyosan. So pinagawa siya ng Diyos. E kaso dumating yung panahon na ginawa siyang Diyos-Diyosan kasi pinangalanan siyang Nehustan. Kaya yung Nehustan, kahit saan mo tingnan ang mga referensya, Diyos-Diyosan si Nehustan. O kaya siya pinabasag, pinagiba kasi kinilala ng Nehustan. So sa Biblia, dalawang uri ang rebulto. May pinagbabawal, may pinapahintulot. Yung mga rebulto naman na nasa Katoliko, hindi naman turo ng Katoliko na yan ay mga Diyos. Kung babasahin natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, ang sabi doon, "The honor paid to the sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone." Hindi pala siya ina-adore, hindi pa siya sinasamba na bilang Diyos, not the adoration due to God alone. Ewan ko lang, bakit pinipilit ng mga Protestante na Diyos-Diyosan yung rebulto, hindi naman Diyos-Diyosan sa Katoliko. Yun ang amin sa, yun ang ano ko, kasi dati akong ano bro eh, dati ako Seventh-day Adventist Church, no? At isa yung mga rebulto sa inaatake namin. Malakas akong umatake ng rebulto dati. Kaya... Sa ano, hindi mo, Brad, nasa di... Nandipa. Yan mga highlight, hindi marapat natin. O Diyo. Ay, ito ng istitiko. O pilak. Ba't ang kapiyasan ng tao? Ayun, pagpag-position. Iniisip, may pag... Ayun, may pag-anin eh. Ano yun, bro? Ano yan? Putol-putol eh. Ano yan? Yung nasa 17 ng gawa. 17 ng gawa? 29. 17-29. Ating basahin. Ano nakalagay sa gawa 17-29? Ito naman yung sinasabi naman dito, no? Okay. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto. Pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Wala naman kaming turo bro na ano na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto. Wala naman kaming turong ganun. Hindi kasi 'di ba? Ang rebulto nung ano ito eh boss ito to kapag iniisip mo nang may pagkadakyo. Kasi iniisip mo nang secret. Ay, hindi bro. Mali 'yun. Wala kaming sinasabi bro na si, ang rebulto ni Kristo Diyos-Diyosan, wala kaming turong ganun. Hindi. Ang punto kasi dyan sa talata, yung mga tayo ng Diyos ay parapat natin isipin na ang pangkabi tulad ng ginto. Eh, kasi nakakita na ng bulb na may replica ni Kristo. Eh, iniisip ko si Kristo yun eh. Yung pangkabi na may pag... Sige sa mali bro, mali. Ang sabi sa talata, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Katulad ba? Katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Sa aming turo, bro, Our Father who art in heaven. Ang aming Diyos nasa langit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hindi namin inisip kailanman sa aming isipan na yung Diyos na nasa langit ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto. Ang sabi sa talata, maliwanag naman sa talata eh. Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto. Kaya kapag kami nagsabi, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, hindi kailanman namin iniisip na siya ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto. Eh, ba't ito, Brad? Kayo nakaharap sa mga ganun. Para images.
Lumuluhod, ganun. Hinahawakan. Natural, hinahawakan talaga yung ribulto. Nahahawakan yung ribulto eh. Pero yung pero yung aming, ano bro, yung aming credo. Sa 424 yung, naman, yung, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Hindi yung, naman sa ribulto at Katotohanan. Ay, binasa ko na nga kanina, di ba? CCC 2132. Ang sabi doon, the honor paid to the sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Ibig sabihin, hindi siya kinikilalang Diyos ang ribulto. Not the adoration due to God alone. Pangalawa, yung aming ano, yung sinasabi sa naturang talata sa 17:29, hindi kailanman namin iniisip na yung Our Father who art in heaven ay katulad sa Diyos-Diyos ang ginto. Oh. Hindi kami tatamaan dyan, bro. Maliban na lang, kung meron kayo may pakitang aklat katoliko na nagsasabi na ang Diyos natin sa langit ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto. Pag meron kaming aral na ganyan, sige, anong ka... Sige bro, ano sa katekismo bro ang sinasabi na ang Diyos sa langit sa Deuteronomy yun eh. Kung yuyukuran sila. Bro, eto nasa katekismo niya no mismo. Wala bro. Ang sabi bro, yan, basahin natin sa katekismo. Bro, ang sabi sa katekismo, kapag nakaharap ka sa larawan sa Santa Cruz, eh para ka ring nakaharap kay Kristo. Walang sina... Parang ganito ba? Yung ribulto ni Rizal sa luneta, pag yan hinampas mo, kulong ka. Bakit? Pag yung flag natin na sumisimbolo, naglalarawan sa Pilipinas, punitin mo, pa-video ka, punitin mo, kulong ka. Ba't ganun? Kasi representative yun. Hindi naman sinasabi na kapag pinunit mo yung flag, ang buong Pilipinas ang pinunit mo. Hindi ganon. Sa amin sa Katoliko, kapag nakaharap kami sa imahe ng Santo Cristo, ang nasa isip namin, si Kristo mismo. Hindi yung ribulto. At sundan natin at komento mo. Iniisip mo na Kristo mismo kapag nakaharap ka. Hindi yung ribulto bro ha. Babasahin ko ulit yung CCC 2132. Babasahin ko bro. Yeah. Yung aming CCC. Yung aming CCC. Wait lang. Babasahin ko muna bro yung aming CCC kasi nagmamarunong ka sa katekismo eh. Nagmamarunong ka, bubukingin kita. CCC 2132. Ito yung sabi. Maganda to. Ito sabi oh. Religious worship is not direct to images and themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect, teka, nagbabasa pa ako bro, but under their distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Ibig sabihin, yung sinasamba, hindi yung larawan, kundi yung inilalarawan. Ang inilalarawan ng imahe ng Santo Kristong nakapako sa krus ay yung Kristong ipinako sa krus noon. Mo kanina, di ba, kapag ay iniisip mo na si Kristo mismo ang kaharap niyo. Hindi bro. Kapag ito pinagbatayan ko bro. Yung aming ano, yung aming CCC 2132, babasahin ko ulit ha. Ito makinig ka. Hindi mo pwedeng putol-putulin ang aral namin kasi kung titirahin mo kami, dapat sa aral namin, hindi sa akala mo. Kasi yung akala mo hindi yan ang aral namin eh. Ang aral namin yun ang tirahin mo. Ito yung nasa aral namin, basahin ko ulit. Sabi ganito, religious worship is not directed to images and themselves. So, hindi yung ribulto mismo ang wini-worship. Huh? Considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement, ito yung ano, yung pagharap, the movement
toward the image, pagharap sa imahe, does not terminate in it as image. So, ibig sabihin, yung pagharap sa imahe, but tends toward that whose image it is, ang sinasamba yung inilalarawan ng imahe at hindi yung imahe mismo. Yan ang aming opisyal na turo, kaya yan ang gibain mo. Saan mababasa? Sa Biblia? Ganyang paliwagi. Nasa Hebreo, bro. Hindi ba nasa Hebreo 9:5 na ang rebulto ng kerubin ay nagpapatunay ng presensya ng Panginoon? Hindi ba nasa Biblia yon? Basahin ko muna, ha? Ito, Hebreo. Sagutin mo. Na ito nga, binabasa ko nga, bro. Hebreo 9, sabi mo kasi. Position ba o hindi? Sa hindi namin sinisimba bilang Diyos, bro. Ano naman? Hindi namin sinisimba bilang Diyos. Sinabi na nga sa aming CCC. Bro, sinasabi sa CCC, bro, wag kang bastos. MCJ ka pa naman. Kilala ang MCJ sa pagiging bastos. Wag mo ipahalata. Ito, bro. Nasa aming CCC 2132 ang sinasabi doon, the honor paid to the sacred images is a respectful veneration. Paggalang lang ba, gaya ng paggalang ng mga Israelita sa imahe ng kerubin, is a respectful veneration, but not the adoration due to God alone. Ganyan yung turing ng mga Israelita sa rebulto ng kerubin. They respect it, but did not treat it as God. Ganon ang turo sa Katoliko. Gets mo? Ang tanong, pinisisyon ba ng mga nasa Hebreo yun? Okay. Pinisisyon, bro. Pinisisyon, bro. Pinaluhod ba? Niluhuran, bro. Nakatira pa nga sa harap, eh. Hindi mo nabasa yon? Hindi mo nabasa? Basahin ko position, ha? Pinosisyon nila yun, ha? Basahin ko, pinosisyon nila. Ito. Yun ay nasa Josue. Ang gagamitin kong version kasi ang term position, yun ang babasahin ko. Ang gagamitin kong Biblia, the Living Bible. The Living Bible, para talagang mabasa yung term position. The Living Bible, Josue chapter 6, verses 6 to 9, itong sinasabi. So Joshua summoned the priest and gave them their instructions. The armed men would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark, followed by a rear guard. So napakaliwanag, pinosisyon nila yung imahe ng kerubin. Pinosisyon yan. Tanong, ha? Nabasa ba na pinosisyon? Nabasa. Niluhuran ba? Nagpatira pa nga yung buong Israelita sa sa harap ng kerubin, eh. Oh. Ano, okay ka na dun? Eh kung mabasa ko, sabi na si Juan, lumuhod mismo sa isang anghel at pinagbawalan siya. Bro, mali ka, bro. Out of context ang paggamit mo kasi ang pinag-uusapan natin, rebulto. Hindi naman rebulto yung niluhuran ni Apostol Juan. Eh, ano ka ba? Bro, be mindful. Kung anong pinag-uusapan, mag-focus ka doon. Huwag kang talon ng talon na parang palakang pula ang puwit. Okay? Mag-focus ka. Ang topic natin, rebulto. Yun ang topic. Go. Sige, go. Hindi, wala na. Ubus na kaalaman. Ubus na karunungan. Ano, go ahead na. Ano, wala na. Hello. Oh, sige, go. Nang mute eh. Nag-mute ako, bro?
Very simple lang ang answer, bro. Kasi sinasabayan mo ko. Hindi ko maipaliwanag ng tama ang aking sagot kung imumute mo. Kung hindi ko imumute kasi sinasabayan mo ko, hindi tayo magkarinigan eh. Diba? Tinatanggal ko yung headset ko para hindi kita marinig na nagbubulyaw dyan sa headset ko at sumasagot ako. Ganun. Para maliwanag ang usapan, huwag mo akong sabayan. Sabi nga ni Soriano sa isang INC minister, di ba? Napakabastos mo, huwag mo akong sabayan. Kaya huwag mo akong sabayan, bro, pa hindi ka bastos. Sige, go. Sige na, go na. Hello, hello, hello. Mm. Ano 'yon? Dun nga tayo sa ano eh, sa kerubin na to pa uwi eh. Ah, hindi bro, hindi 'yan ang pinagawa kay Moises, bro. Ang una nating topic, premise mo, yuribulto. Bago ka tumalon sa ibang issue, i-settle muna natin itong unang issue. Hindi pa tayo tapos dito eh. Ano, okay ka na ba doon sa mga sagot ko? Dahil tayo lilipat na naman ulit sa ano? Sa hindi ribulto. Hindi naman ako nakipagtali. Na, pinagalitan na. Kayo kasi mga MCGI, pinagbawalan kayo ni Daniel Rason magipag-debate. Uhaw pa rin kayo sa debate. Pinagbawalan na nga kayo, magipag-debate pa rin kayo. Bro, dyan to. Ah. Ano nang... MCGI siya na kay Ili, hindi siya kasali daw kay bro. Kay bro Rason. Ay, traitor siya, traitor. Ay, mali na. Hindi na siya connected kasi si Daniel Rason ang successor ni Eli Soriano. Sabi niya, iniba daw ang aral. Maging sa panahon ni Eli Soriano, sabi ni Eli Soriano, walang makikipagdebate. Siya lang. Kaya nga walang iba nagkikipagdebate sa ano sa side ng MCGI, Eli Soriano lang. Iba nagkikipagdebate sa akin ito. Alam mo yung profile niya? Dating MCGI girls, ay Eli Soriano yan ano dati. Yun na nga, kahit sabi natin dati, kung siya ay nananatili sa panahon ni Eli Soriano, sabi na nananaginip na lang ang taong ito. Si Eli Soriano mismo hindi nagbigay ng authority kahit sino na magkipag-debate. Ba't hindi magkipag-debate ito? Sino nag-authorize dito na magkipag-debate sa akin? Sabi niya bro, naghihintay lang doon na alisin siya ng MCGI para ilipat doon sa pag-direct. Nako, kung ako pa sa kanyo, umalis na siya dyan. Kasi kung hindi siya nagpapasakop kay Daniel Rason, umalis na lang siya. Si Daniel Rason na may hawak ng buong MCGI, ng buong pamilya ng MCGI. Kung hindi siya nagpapa-under doon, di umalis na lang siya. Hindi yung hintayin pang alisin. Hindi na siya inconnected eh. Sabi niya bro, ano, kailan daw ang kubisal? Sabi sa atin sa akin, kailan daw ang kubisal? Kailan, ha? Kumpisal sa pare. Kailan ang kumpisal? Depende yan sa simbahan bro na mag-handle ng kumpisal. At saka sa kumpisal, dapat honest ka. Kasi dyan masusubok ng Panginoon ng humility mo kung talagang honest ka ba talaga. Kasi pagdating sa kumpisal kasi, may mga tao nagtatago ng kanilang kasalanan. So dishonest yon. Ikaw mismo aware ka doon na hindi mo sinasabi ito. So nagiging dishonest ka. Kaya sa kumpisal, doon masusubok ang humility ng tao kung talaga bang naniniwala o hindi. Sabi pa niya sa akin bro na umiiyak doon sa... bigla tapos napasign off the cross na siya. Ewan ko na lang kasi meron akong kaibigan kasi teacher ng MCGI nang tumalon doon sa ano sa naligo ng dagat, tumalon doon sa gilid ng ano ng bangin para malaglag sa dagat, nag-sign off the cross muna bago tumalon. A few moments later. Hello, Brad. Hello. Nawala eh. O talaga nawala ka kanina. Pinagalitan ka sa iko. Ha? Pinagalitan ka sa iko. Yun na nga. Huwag mo na lang ipilit. Pinagalitan ka na eh. Tatanong ako.
Pinagalitan ako kala, no? Anong tanong mo, bro? Bad, man. Okay, pinagalit. May mga references ko ba dyan? Ano? Yung... Katulad yung binasa mo kanina. Sisisi lang namin yung bro. Kung binasa ko kanina. Meron ka nun? Meron kang copy mo na, no? Sa... Search mo lang sa online, bro. Meron naman sa online, bro. Yan, mga ganon. Meron sa online, bro. Sisisi, search mo lang. Eh, ano bang talata yun? Yung kaninang binasa mo, yung karubin ko yun, ano? Nasa Hebreo. Ay, yung ano, yung ang kerubin ay nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos? Oh, anong ano yun? Hebreo 9:5, bro. 9 hanggang 5. Yan. Hmm. Sa ano? Sinusubukan ko na rin bumalik sa ano yun. Eh, yung kaso, hindi ko pa alam yung doktrina. Mamabahabang pag-aaral. SDA ka dati, brad, no? Oo. Ano pala, no? Yung mga atake ng mga SDA sa Catholic, lahat yung kabisado ko, lahat yun. Ano yun? Bali lahat yung mga protestante, ganun lang reporta. Kung ano rin mga atake ng SDA sa ano. Ano nga? Ganun rin. Yung ko nga nalaman, bumalik ako sa Katoliko kasi mali pala yung ano, parang nagkasala ako ng ano, namamaratang ako ng mali. Bibintang ng kasinungalingan, kaya tinigil ko na yung pagbibintang ng kasinungalingan sa Katoliko. Ano ka po? Ah. Ay, it's pala no. Wala ako, gano'n rin ako. Minsan napapatid ko kay Father Darwin. Sinusuri ko pala. Ako rin dati, mga taon 2005 to 2009, lagi akong sumusubaybay sa ang dating daan. Kaya nga kabisado ko ngayon paano sila magturo, paano sila magsalita, paano sila mag-explain ng mga talata. Nakabisado ko yun kasi dati ako nanonood ng dating daan at kamuntik na akong malipat. Buti na lang nakita ko yung ano, yung paraan ng pagtuturo. Dahil hindi ko nakita yon, malamang dating daan siguro ako pag alis ko sa ano, sa Batista. Pero ngayon, bala kong bumalik ulit sa ako. Ha? Babalik ka sa Katoliko, simple lang yun. Lapit ka doon sa parish priest dyan sa lugar niyo. Magtanong ka kung anong proseso ng pagbabalik sa Katoliko para siya magbigay ng process sa'yo. Kasi, pero naano naman ako dyan, nabinyagan ako sa... Kumpisal lang bro, pinakaula, kumpisal. Umpisa na iniwanan mo yung iglesia dahil lumipat ka sa iba. Walang rebaptism sa Catholic. Yung baptism sa amin, nabautismuhan ka na, yun na yun. Pag ikay nagbalik. Na ano, hindi na mawawala. Hindi na mawawala yan. Pagbalik mo, ano ka na, kumpisa na lang na, sorry, once upon a time, natalikuran ko kayo. Yun. Ay, ganos. Saan mababasa yon na dapat sa tao? 1:20:23, bro. 1:20:23. Sabi sa 1:20:23, ganito. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos.
At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Iba ito sa Mateo 6:14 hanggang 15. Sa Mateo 6:14 hanggang 15, kapag sa iyo nagkasala, hindi mo pinatawad, pati ikaw damay, hindi ka rin patatawarin. Kaya kailangan, kaya kailangan patawarin mo. Ito, authority ito, authority. Kasi kung ayaw nilang patawarin, hindi mapapatawad yung taong ayaw nilang patawarin. Hindi damay yung inutusan. Ayoy, yun. Eh, yung nasa ano, yung walang kabuluhang paulit-ulit kapag nalaki. Yung walang kabuluhang paulit-ulit, yun ay dasal ng mga hintil. Hindi dasal ng Kristiyano yun. Tsaka ito yung pinagtataka ko, ano? Sa Biblia may sinasabi, huwag kayong makipag iwasan ninyo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Unang ikalawang Timoteo yatin, Timoteo 2:23, iwasan ninyo ang walang kabuluhang pakikipagdebate. Sabi na ng dating daan, ang walang kabuluhan daw sa Mateo 6:7, yung paulit-ulit na pananalangin ng paulit-ulit, ang walang kabuluhan doon, yung paulit-ulit mismo, ang walang kabuluhan. Ba't sa 2 Timoteo 2:23 biglang nagbago ang paliwanag? Ang sabi, iwasan ninyo ang walang kabuluhang pakikipagdebate. Kaso MCG ay buhay sa debate. Sabi nila, hindi naman lahat ng debate pinagbabawal eh. Ganun din. Si Larry Silva, bro. Si Larry Silva ng MCG ay nagipagsubukan sa akin sa walang kabuluhang paulit-ulit. Binasahan ko ng buong chapter ng awit 146. Talagang paulit-ulit. Tinanong ko siya, Bro Larry, paulit-ulit ba o hindi? Hindi na nakasagot si Bro Larry. Yung sa awit, yung panalangin sa awit. Awit 146, ang dating Biblia, paulit-ulit talaga yon, buong chapter. Kaya pwede pala talaga. Huwag lang yung bigyan mo ako ng kote, ganyan. Yung paulit-ulit, wala pagkakuan. Ang alam ko na pinakamagandang dasal, bro, no? Yung hindi ka lang hingi ng hingi, kundi sabihin mo, Lord, ang kalooban mo ang dapat masunod. Ano ba ang kalooban mo para sa akin? Ano ba ang will mo para sa akin? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Ikaw na ang bahala, Lord. Ganon. Hingi ng Lord, hingi ako ng kotse, hingi ako ng ano. Puro ka nalang hingi. Tapos di ka naman nagiging masunurin sa kanya. Nakakaya yun. Mas maganda na ano, Lord. Ikaw bahala, Lord. Anong gusto mong gawin ko? Ikaw mag-lead ng path ko. Ikaw na bahala doon. Ganon. Yun ang pinakamagandang dasal, yung bibigyan mo siya ng authority na baguhin ka. Brad, yung sign of the cross. Kasi may references ako dito na yung sign of the cross pala, weapon pala kay Satanas. Yung sign of the cross naman sa amin, yun ang aming pagmamalaki sa cross ni Kristo. Yun ang aming paraan. Di ba si Kristo doon? Sa cross, napadaway pagmamalaki. Ginawa nga ni Apostol Pablo yun, Galatia 6:14. Ilayo nyo lahat ng mga pagmamalaki sa akin maliban sa pagmamalaki sa cross ng ating Panginoon. Saan ba yung basahin ko, ha? Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sa English ito, basahin sa English, sabi, as for me, however, I will boast only the cross of our Lord Jesus Christ. Eh, pinagmamalaki nga ni Apostol Pablo ang cross ni Kristo eh. At saka yung mga kumakalaban doon, Filipos 3:9, mga pasaway, kaaway ng cross ni Kristo yan. Filipos 3:8 ba yun? Ha? 3:9, nakalimutan ko ng talata yun eh. Teka, tingnan ko lang sa ano ha. Kaaway ng cross. Search ko lang dito sa ano natin. Sa ating Biblia. Kaaway ng cross. Kaaway ng Yan na mapag-aramang ano eh.
Kaaway ng cross, yun ay nasa Pilipos 3:18 pala bro. Sabi ganito, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo. Yung mga pasaway kaaway ng cross ni Kristo yun. No! Nabasa mo? Kaya oh, yeah, ano kasi yan bro? Nabasa mo bro? Kaya yeah, mga galit. Mga galit sa Kristo. Sa cross. Oh. Para mga ano eh, ganun rin ang mga protestant siya. Oh, tsaka pag-adya mo sa aming mga kaaway, ang mga exorcist bro, pag yan nagpalayas ng demonyo, gumagamit siya ng blessed crucifix. Bale, ano yun bro? Yun ang ginagamit ng mga exorcist para palayasin, kasi isa sa mga ano, isa sa mga symptoms ng demonic possession, yung aversion of sacred sacred items. Ayaw nila ng mga sagrado. Dito sa aming office, pag may dinala dito na confirmed demonic possessed, yung rosaryo pinuputol nila kasi mainit. Yung cross tinatapo nila kasi mainit. Based yan sa experience ko, kasi dati akong deliverance minister para Darwin exorcist. Kaya lagi namin nararanasan yung ganyan. Mainit yung holy water, mainit yung holy oil, mainit yung ano, yung crucifix, mainit yung rosaryo. Ya ayaw nila. Walang demonic possessed na nahahawak ng rosary, bro. Kahit yung mga yung cross ganun, yung mga ano. Oh, basta lalo na kung blessed ng ano, ng exorcist. Meron kasing ano eh, meron kasing prayer na ginagamit pag yan binless sa ano, sa sacred na images, yung intention ng prayer na gagamit doon. Kaya pag exorcism prayer ang ginamit na blessing sa crucifix, intention siya for exorcism o pampalayas ng demonyo. Kaya lahat ng confirmed demonic possessed dinala dito sa office, ayaw nila yung cross. Pag yan nasakit sa katawan nila, sisigaw ng malakas, mainit. Ayaw talagang ano. Eto, patunayan na talagang si Jose, no? Ha? Ano yan, bro? Nung pabigat ka ako. Ang bilang patunay, bro, ng Iglesia Katolika ay... Talagang ganyan pa lang, mapapatunayan na talaga sa Diyos. Ah, hindi bro, hindi ganyan bro, hindi yan ang anong batayan. Ang batayan bro, yung founder. Ang founder, ang reason kaya ako nalipat sa ano, Katoliko. Founder ang reason. Founder ang batayan bro, walang ibang batayan, founder lang. Wala nang ibang reason. Bakit? Si Constantine ba? Hindi, si Jesus Christ. Search mo dyan sa Google mo. Sinong founder ng Roman Catholic Church? Si Const... Ha? Si Constantine ba ang founder? Hindi. Hindi pa pinapanganak si Emperor Constantine. May Catholic Church na. Oh... Actually bago na convert si Emperor Constantine sa Kristiyanismo, naging member muna yung nanay niya si Saint Helena. Oh, siyang unang naging member bago si Constantine na member, kasi na member si Constantine, nasa deathbed na siya, naghihingalo na. Doon siya nagpa-convert. So hindi siya yung ano, hindi siya yung founder, kasi na-convert lang siya eh. Na-convert. Nagpa-convert lang rin pala siya. Na-convert na siya, kaya hindi totoo yung sinasabi founder. Si Ignatius daw ang founder. Si Ignatius hindi naman. Si Ignatius is the third bishop of Antioch. Dahil siya yung third, may second, may first. So kung isi-search mo yung list of bishops of Antioch, nangunguna,
si Apostol Pedro, sumunod si Saint Evodius, saka na si Saint Ignatius. Oh, nga pala Brad, bro, saan mababasa yung Iglesia Katolika sa Biblia? Iglesia Katolika, nasa Biblia yan na ano bro, na Richard Baxter bro. Richard Baxter, the fire priest in the New Testament by Richard Baxter, nandoon yan. Catholic Church. Ano bang pinagkaiba nung bro, nung Iglesia ng Diyos na nagawa 2028, tsaka ng Iglesia Katolika, yun din ba yun? Yun din yun bro, kasi yung Iglesia ng Diyos, di ba nakarating sa Antioquia yon? Nakarating sa Antioquia, gawa 1176, sa unang pagkakataon, pinangalan ng Kristiyano yung mga mananampalataya. Kung i-search mo sa kasaysayan kung sino ang nagbigay ng pangalan na Kristiyano, ang lalabas si Saint Evodius. Siya yung lalabas. Eh pagkatapos si Saint Evodius, sumunod Saint Ignatius. Sabi ni Saint Ignatius na sa kanyang letter to Smyrna ay Catholic Church, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. So where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Siya yung unang nag-imbento ng terminong Catholic Church. Bale. Kaya ang naging ano kasi nagaanap na yun, no? Ha? Kaya naging Catholic Church kasi universal na kasi. Hindi. Ang pangalan na Catholic Church, kinuha yon sa meaning na Katahulos o Universal. Pero yung iglesia mismo nandyan na bago pa siya pinangalan ng Katoliko. Yun. At minsan, meron akong video dito, sinabi ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino lang tayo ng Iglesia Katolika kasi hindi pa ako taon yan 2,000 years ago. Alam mo yun bro, yung video na yun? Alam mo yun? Oh, 2,000 years ago. Eh, way back 2,000 years ago, first century. And si Kristo? Ha? Ano yan bro? Putol-putol. Ito yung founder. Yung founder ng Catholic Church, walang iba si Kristo. Kaya nga kami lang yung malakas ng loob magtanong. Kung hindi si Kristo ang founder ng Catholic Church, sino? Kami lang yung may lakas ng loob magtanong ng ganyan. Hindi yan matanong ng ibang sekta sa amin. Kaya Kaya nga, nung si Soriano, tinanong si Soriano yan ni ano, Melvin Ocampos, ang sabi ni Soriano, hindi ko kilala kung sino lang tayo ng Iglesia Katolika kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Yan, kung titinan mo sa history, way back 2,000 years ago, isa lang ang Christian Church. Isa lang. Nagkaroon lang ng... Kumbaga, kaya... Oh. Kaya dumami. Paano nga nag-protest? Si Martin Luther. Si Martin Luther. Doon sa kanya nagsimula yung Protestantism. Kaya nga, siya yung father of Protestantism. Ah! Ayun pala yun. Oo. Oh. So, kung babalik tayo sa umpisa, isa lang ang Christian Church, yung Catholic. Isa lang siya. Diba? Oh, isa lang siya. O dating sa 1054, nagkaroon ng split. Kaya lang doon. Ha? Huh? Sabagay. Catholic Church yan talaga. Wala nang iba. Kaya nga yung mga lugar doon sa Jerusalem, kung saan nangyari kaganapan sa Bible, kung pupuntahin mo yon, Katoliko talaga may-ari. Kahit yung mga labi ng mga apostol, sa Katoliko talaga nilibing eh. Tinan mo, yung mga leader ng mga relihiyon, pag sila namatay, maglilibing sa kanila yung kanilang miyembro. Nung namatay si Soriano, sino naglibing sa kanya? Miyembro pa rin niya sa MCGI. Namatay si Felix Manao, sino naglibing sa kanya? Miyembro pa rin niya sa INC. Yung mga apostol, nung namatay, sino naglibing sa kanila? Yung kanilang miyembro rin.
Miyembro. Walang iba maglilibing doon, Katoliko. Lahat na kanilang labi nasa simbahang Katoliko nakalibing. Oh. I-search mo bro. Balik mo talaga ako. Oh, i-search mo bro kung saan nakalibing yung mga apostol. Ang sagot lahat pagmamay-ari ng Katoliko. Either Greek Orthodox or Roman Catholic Church, pareho lang 'yun, isang iglesia lang 'yun. Na rin yung bro eh. Minanin si Catholic. Ha? Bro, baka ano, pwede. Ano? Babalik na ako eh. Turuan mo ako ng mga ano, mga argumento. Ay, willing ako magturo, bro. Basta aros pa rin ang doktrina. Oh, basta mapapaturo lang. Kaya nga yung MCGI sa akin kapag sinabi, huwag mong sabihin kasi na MCGI ako, baka matakot. Ay, gustong-gusto ko MCGI kalabanin. Kabisado ko yung pagtuturo nila eh. Oh, kabisado. Bale, hanggang kumpisal muna bro. Kumpisal, ganun. Kumpisal muna yung una. Tapos ng kumpisal, yun na. Mamuhay ka na ng ano, ng, sa kabanalan. Hello bro. Oh. Kumusta kabanalan? Huwag mo tinan yung mga abusado. Yung mga abusado, bro, tingnan ng araw pag-uho mananagot lahat ng mga yun. Ano talaga mga abusado? Naging sa apostol nga, may Judas eh. Ito meron ngayon. Tuwing kailan ba meron ano, bro, kumpisal? Ha? Ano yan, bro? Tuwing kailan meron kumpisal? Sa amin dito. Tuwing kailan meron kumpisal? Weekly yan, bro. Weekly. Sa, maliban na lang kung nasa bukid-bukid ka. Once a month yata. Pero dito sa amin, ano eh. Sa Office of Exorcism, tuwing Webes hanggang Linggo talaga ang kumpisal. Sa parokya naman, tuwing Miyerkules ng hapon. Sina, si Father Darwin lagi? Hindi, meron siyang ibang mga kasamang pare dito kasi hindi niya kaya siya lang mag-isa. Dami ba naman tao, 500? Lahat siya magkukumpisal. Paklaba, matulog din sa lugar ng Linggo. Diba meron mga laganap rin ng iglesia ni Matulog? Sa amin, hindi siya gaanong ano, malakas. Hindi siya gaanong malakas dito. Simula nung natalo siya sa debate si Ramil Parba. Parba? Hindi siya gaanong malakas. Yung pala. Oh. Pala, Sunday, meron kaya yun, bro? Nakumpisal? Sa simbahan na, tanong ko, bro, kailan nakumpisal dyan? Ito mo dyan sa bahay nyo kung kailan ang kumpisal dyan, ang kanilang schedule ng kumpisal. Para ano na rin? Oo. Wala eh, unang pang... Bro, pag nagbalik ka sa Katoliko, yung mga turo na atake ng mga ng MCJ sa Katoliko, pag-aralan mo yon para malaman mo yung kanilang sinasabi puro pang ano lang bibinta ng kasinungalingan, malalaman mo yon. Bro. Sige bro, kain muna ako. Sige bro, salamat, salamat. Ayan po ang aming conversation nitong MCJ member na napapakilala sa tawag na worthless science man, no? So, kung sakali ito magpagtalakayan sa inyo, isend nyo ang video link na ito sa kanya para wala na siyang lusot. Kunwari pa kasi. Di ba? So, ito lang po ang aking presentation ngayong araw na ito. Kaya, thank you po sa inyo at mamayang gabi. Punto por punto po tayo. Maraming salamat po.